Because God is pressuring you to go and move to the other dimension and level of your life. This is the result. When you learn to trust heaven resources, you will experience to be filled and you will experience to be full. Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, could you remain standing just for a moment? Manatili po tayo nakatayo at buksan po natin ang ating mga Biblia. If you have Bibles today with you, now turn your Bibles to 1 Samuel chapter 30. Samahan niyo po ako sa unang Samuel habang tayo nananatili pa sa pagkakatayo. As a sign that we are respecting the Word of God and we recognize that His Word is His presence. Amen. 1 Samuel chapter 30, at kung kayo po ay nandun na sa chapter 30 sa Old Testament, I'll be starting to read from verse 1 hanggang sa verse 8. 1 Samuel chapter 30 beginning verse 1 to 8. Nandun na po ba tayo ngayong umagang ito, mga kapatid? Now, kung tayo po ay narunan, just in case wala po kayong Biblia, you can always look up to the screens dahil meron po tayong ipinuprovide, ano po, nasalin ng Biblia sa atin pong kalagitnaan. So kung tayo po ay naroroon na, sama-sama po nating puntahan ito at at the same time ating pumbasahin. For this one, I'll be reading from the New Living Translation. And sabi po sa verse 1, "Now 3 days later, when David and his men arrived home at their town of Ziklag, they found that the Amalekites had made a raid into the Negev and Ziklag. They had crushed Ziklag and burned it to the ground, and they had carried off the women and children and everyone else, but without killing anyone. And when David and his men saw the ruins and realized what had happened to their families, they wept until they could weep no more. And David's two wives, Ahinoam from Jezreel and Abigail, the widow of Nabal from Carmel, were among those captured. David was now in great danger because all his men were very bitter about losing their sons and daughters. And they began to talk of stoning him," referring to David, "but David found courage or strength in the Lord his God. Then he said to Abiathar, the priest, 'Bring me the ephod.' So Abiathar brought it. Then David asked the Lord, 'Should I chase after this band of raiders? Will I catch them?' And the Lord told him, 'Yes, go after them. You will surely recover everything that was taken from you.'" So ang Diyos po, magpala ng kanyang mga salita, and you may now sit down in the presence of God. Magandang umaga po sa ating lahat at tayo po ay nasa ikatlong linggo na ng buwang ito ng January. And not only that, we are on our third week in this year, 2019. At hindi lamang po yon ang highlight ngayong araw na ito ng Linggo, dahil ngayon din pong araw ng Linggo ay ikatlong linggo na ng ating prayer and fasting. At bukod po doon ay maraming nangyayari ngayong ikatlong araw ng Linggo, dahil ngayon din po ay laban ni Pacquiao, kaya maraming absent. Siguro naman ay hindi dahil sila ay nasa Pacquiao fight, kaya yung iba po ay wala. Pero kadalasan at kung minsan ay marami pong pagnangyayari ano po sa simbahan na ganun nga po ang totoo. Na pag may laban po ang ating pambansang kamao ay nauna. Pero salamat po sa Diyos at marami po sa atin ay nakapagtagumpay na. Sabi mo sa iyong katabi, buti tagumpay ka na. Kasi yung iba ay nandun pa rin sa Matthew 6:33. "Seek ye first the fight of Pacquiao, and all these things shall be added unto you." Pero salamat po dahil lagpas na po tayo doon, dahil meron na po tayong correct version ng Matthew 6:33. Ang sabi ng Matthew 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be
other than to us. Kaya ngayon pong araw na ito ng Linggo ay ang mensahe kukunin po natin sa sulat po sa Lumang Tipan sa 1 Samuel chapter 30 at ito po ay isang tunay na kasaysayan. Ibigyan ko po ng diin yung salitang tunay sapagkat sa Biblia, ang Biblia po ay hindi po ito fairy tale book. Meron po kasi mga aklat na kung tawagin ay fairy tale stories or fairy tale book like Cinderella, Rapunzel, ano ba po ba ang mga fairy tale? Mga Snow White and the Seven Dwarfs, those are fairy tales story. Sa Tagalog, meron po tayong mga sikat nung araw na hindi ko alam kung alam pa ng mga bagong henerasyon ng istorya ng Maria Makiling na dahil sa kanyang pag-ibig na pinagbawalan ng kanyang magulang na mundok. Kaya siya ay nahiga, kaya ang sabi ng matatanda nung araw, pagka pinagmamasdan mo Makiling, yan ay babaeng hubiga. Kaya minsan ay aking tinitingnan lagi yung bundok na yan at sabi ko paano ito napahiga. So yan po ang istorya. Ano po, they call it fairy tales, meaning to say, it is not a true story, it is a make-believe story. Pero what is the difference of the Bible? The Bible is not a fairy tale, it is a true story. Ang Biblia po ay hindi katang-isip lamang, hindi ito a fiction of the mind. Hindi po ito imagination. These are real event, real people, real experience. Ulitin ko po. The Bible is real people, real event, and real experience. Now, bakit po napakahalaga na binabasa po natin ang Biblia? Because this happened to real people. It happened on a real event. And it is also experience in reality. So kung ito po'y kanilang naranasan, pwede rin po natin itong maranasan. Na-bless ako doon sa ipinost ng ating pong Facebook page. I would like to give honor to whom honor is due dahil kung kayo po ay nasa panahon tayo ngayon ng social media area, kaya nga po ginagamit po natin ang social media because we want the ministry to be relevant in our generation. Ayaw po natin na maiwan tayo ng takbo ng panahon. Pwede po tayong maging in but without compromising. Mahirap po ang church pag hindi na po siya naging in, amen, because the world might not catch them. We can be in but we cannot be compromising at the same time. Pwede po maging in but not compromise. Pero sa ating Facebook page ay dahil meron pong trending sa ating pong social media, I don't know if you can tap into this, pero marami sa atin ay gumagamit niyan, social media. Meron niya yung pong trending, yung usong-uso, yung po yung word na trending, by the way, na nagpo-post ang marami ng kanilang 10 years late, 10 years na kanilang itsura at yung kanilang itsura ngayon, 10 years ago. Kaya hinahanap nila yung mga picture nung 2010. 9 ba? Ilan ba? 9. At marami po sa kanila, yung iba hindi mo na makilala. Dahil ibang-iba na po ang itsura noong 2019. Yung iba may buhok pa, yung ngayon po wala na. Hello? So you can tell that something really had changed. Meron namang iba noong 2009, talaga namang payat. Ngayon po ay doble na. Hello? So there are really changed. So I think the idea is to show that there are changes happening to your life. Pero praise God, because I believe that's an inspiration, pero nag-post po yung ating page, hindi po galing sa akin yun, there are people that are doing that for us, palakpakan nga po natin sandali ang Diyos. Kaya nga po, gusto ko pong kayo ay manalangin na kayo po ay pagpalain ng Diyos because we cannot continue the ministry if you're not blessed because there are people that we need to pay. Kailangan natin silang pasweldohin. Kaya ang gospel ay libre. Pero ang paraan para ito po'y dalhin sa tao, ito po'y may malaking bayad. Kaya nga, gamitin ko ang sinabi ng isang lingkod ng Diyos, sabi ni Robert Morris, I do not like the teaching about prosperity that you give to get. Hindi raw siya against sa prosperity, pero ang hindi niya gusto sa prosperity, pag tinuturo, you have to give in order for you to receive. That's wrong.
Ang sabi niya, this is the true teaching of prosperity. You get so you can give. Hello? Ikaw ay magkakaroon, nagdi-desire ka na umunlad para meron kang maiambag. Kaya hindi nagka-come out ang Diyos na tugunin yung ating mga desires because we are tendency that we're giving because we want to bribe God. God, when I give this such amount, kailangan sa Lunes, palitan mo ito, doble. May para kang nagpatubuan. Hello? Nakukuha po ba natin yun? Yun po ang mali. Kasi God is not a bank. God is not in a lending business. Hindi po siya 5-6. Tayo mo nga sa iyong katabi, ang Diyos ay hindi nagpa 5-6, hindi siya Bombay. Hello? Are you following me now? Pero ano po ang dapat na motive ng isang mananampalataya? Naghahanap ka ng pagkakataon na magkaroon because you're excited to be a blessing. Kaya nga ang sabi ng salita ng Diyos kay Abraham, I will be blessing you so that you can be a blessing. Kaya pinag-aaralan po natin ang prosperity not to be a reservoir but to be a channel. Pinag-aaralan po natin ang pag-unlad hindi upang maging container kundi maging overflowing. Nakukuha po ba natin? Kaya napakahalaga po na tayo po ay nasa tamang mindset. At dito po sa istorya, balikan na po natin yung unang Samuel. Nangyari po ito sa panahon ng hari na ang pangalan ay David. Kaya nga, ang Biblia ay mga tunay na pangyayari, tunay na kaganapan. Dahil ang nasa likod ng mga pangyayari at tao at kaganapan na natala sa Biblia ay tunay na Diyos. Kaya sabi ng ating Facebook na ipinost ay ganito, 2009, Jesus. And 2019, still Jesus because He's the same yesterday, today, and forever. I like that. It really ministered to me. Why? Dahil meron po siyang pinakikitang mensahe that the God that we serve is the same. Ang tao nagbabago. 2009, mabait sila sa iyo. 10 years after, kaaway mo na. 2009, ay talaga sweet na sweet sa iyo. 10 years after, sila na naninira sa iyo. If you have that experience, say amen. Glory to God. Tama mo ba? Amen? 2009, sila ay tumutulong sa iyo. 2019, tumutulong pa rin. Pero ang pagtulong na, pabagsakin ka. People change. Pero there is one thing that is constant. Our God doesn't change. Glory to God. Hindi po nagbabago ang Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia, though you are not faithful, yet God is faithful. Nagbabago tayo sa Diyos because there's a tendency, because humans, we're still in the flesh, pero hindi po nagbabago ang Diyos sa iyo. He still love you the first day that you got to know Him. Mahal na mahal ka pa rin ng Diyos. Kaya nga po, napakahalaga na nakatama ang ating isipan para po ma-appreciate natin ang salita ng Diyos. Hindi na po sa 1 Samuel 30, ganito po yung nangyari. Let's now get deeper now dito sa story sa ating panimula. Ganito po yung scenario. I-summarize ko lang po bagamat binasa natin. Kung makikita po natin doon sa itinala ng 1 Samuel 30, this is what happened here. David and his men, yung kanyang mga sundalo, they came back to the camp. Bumalik po sila doon sa kampo na kung saan ay kanilang iniwan ang kanilang mga mahal sa buhay. After ng kanilang successful na pakikipagdigmaan. Pero pagbalik po nila doon sa kanilang kampo after ng kanilang victory, ang sumalubong po sa kanila ay tragedy. Victory on the other hand, but tragedy on the other hand. Amen? So kung mapapansin po natin, that's the reality of life. They say you can't have all. And I believe in the principle. Sometimes there is a success happening to you. May mga ganito po that you are successful in your job, in your career. Pero there's a struggle in your family. Hello? Meron naman pong iba, they have a successful family.
But they have a struggle somewhere in their life. Normal po yun. At ako po'y naniniwala that God allows those things not to be perfect at all. Bakit po? Because those imperfections will always keep your foot on the ground and your knees kneeling to God. Think about this kind of imagination. What if your life is 100% perfect? Everything you need is beyond the reach of your hands. Wala kang kakulangan, wala kang problema. Money, you have so much. Family, you're okay. Relationship with others, you're okay. Wala problema. Maaaring sabihin mo, wow, pero ang sasabihin ko po sa iyo, boring yan. Because what makes life excited are trials. Sabi mo sa iyong katabi, hindi ko kayang tanggapin yan, Pastor. But that's true. Ano po ang nagbibigay ng excitement sa buhay ng tao? Did you know that what keeps you going are challenges? Because humans were designed by God to be challenged. Hello? Ang challenges po ang nagbibigay sa atin ng reason to live. Think about this. Bakit ka nagkakaroon ng challenges as a parent na gusto mo magkaroon ng extra income? Because you have challenges to give a decent life to your children. Am I correct? Pero pag wala na pong challenges, anong ginagawa ng tao pag wala challenges? Walang kwenta. Hello? Pero in the spirit, in a Christian language, ang problema po'y gamit ng Diyos upang tayo laging tumawag sa Kanya. Dalawa lang po nakakaintindi. Pero totoo po ito eh. Sabi ko nga po ay, is your prayer the same when you have problems compared to the situation that you have everything? I will not be hypocrite, pero totoo po, iba ang panalangin pag may hinihingi ka. Iba rin ang paghahanap mo sa Diyos pagka may mga deadline na. Tama po ba? Iba rin ang iyong pag-iyak pag masakit na. Pero pagka sobra-sobra at wala, ay iba rin ang iyong panalangin. Talaga namang pagka wala kang, pag maraming pagkain, ang prayer mo ay, ano ba yung panalangin nung minememorize? Ano ba yung panalangin ni Lazak sa school? Yung bless us, O Lord. Ano ba? And these thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Pero pag wala kang makain, ang panalangin mo, Diyos ko po, aking ama. Iba na eh. May emotion na eh. Wala makain eh. Tama po ba? And did you know that emotion is what God is looking for from you? What is relationship after all without emotions? Nakukuha niyo po ba yan? Alam niyo ba ang nagpapaganda ng relasyon? It's not the presence, but the emotions attached to the relationship. Tama po ba yan? Hindi po yung presensya. Kaya po maganda ang relasyon, hindi dahil yung karelasyon mo yung katabi mo. Ang paniwala ko po doon, naanin mo ang karelasyon, katabi mo nga, bato naman. Hello? Amen? May karelasyon ka nga, bato naman. E di parang wala rin sa bahay yung ganun tao. Hello? Walang pakialam sa iyo eh. Amen? Pero kaya ka po may relasyon at tumatagal yan because of the emotions. And if that is true in the natural, that is also true in God. Kaya galing po sa tagumpay si David. And when he came back together with his mighty men, ano po ang kanilang natagpuan? Disaster. Dahil wala na po ang kanilang mga mahal sa buhay. They have been kidnapped. The properties had been destroyed. Kaya ang
kaagad po na pumalit sa kanila pong tagumpay, kaligayahan, ang pumalit po kaagad ay all of us, that joy, that victory, that happiness was overthrown by depression. Hello? Ganun po kabilis. And I do believe that depression is a serious problem. And depressions are real. Hello? Totoo po ito. It's an issue that is so important also to tackle in the church. Depression are real. Totoo po yan. We don't take it lightly. The church should take this issue seriously. Kasi hindi po natin pwedeng i-underestimate ito because depression is a silent killer. Sometimes you see a person smiling on the outside, but deep inside they are bleeding. Hello? Masayang itsura sa labas, pero sa kalooban, nagdurugo, broken, destroyed. Amen. Nakukuha po ba natin ito? Dahil sa dami ng mga pinagdaraanan sa kanilang buhay, and sometimes they cannot open up. Kaya nung nangyari ito kay David, ay affected si David because he's also party to the experience dahil siya rin po ay nakakaranas nung dinaranas ng kanyang mga tauhan. Iba siguro yung story kung siya po ay na-exempt. Amen? Siya ay kasama. Alam niyo po, napaka dali kay David siguro sabihin na, hindi, okay lang yun kung hindi siya kasali. Pero if you would really listen to the story, yung dinanas ng kanyang mga tauhan, dinadanas na rin niya. Are you following the story? Pero ang pinakamabigat dito, kung babasahin mo po yung nangyari, saan sinisisi ng kanyang mga tauhan? Siya po ang pagbabalingan, gusto na siyang batuhin. Na para bang, kasalanan ni David, yung nangyari sa Siklag. But if you read the story back to back again, wala pong dahilan para magalit sila kay David because the problem is not David but the Amalekites. Hello? Hindi po si David ang problema. Yung mga Amalekita lumuso babang sila ay wala. Pero napakaganda po dito sa storyang ito ay yung sinabi po ng Biblia na nung si David po was so depressed, he was now being attacked by depression. And I do believe that it happens to normal people. Depression happens to normal people. Pakinggan niyo po yan. Depression happens to normal people. Sa mga normal na tao, dumarating po yan. If you are abnormal, you will not understand what I'm talking about. Sabi mo nga sa iyong katabi, normal ka ba? So if you would just be honest, there's depression somewhere in your life. Tama po ba? Dumarating yun. Sometimes, hindi mo lang ma-distinguish na depression ba ito. Frustration is also one sign that you are into depression. You're frustrated. Kawalan ka na ng gana sa buhay. Wala na yung drive. Wala na yung zeal. Wala na yung joy. That's a symptom. That's a sign. Pero napakaganda po kay David when depression is knocking at his door. Ang sabi ng Biblia, and I like that word, he encouraged himself unto the Lord. Pinalakas ni David ang kanyang sarili saan? Sa Diyos. So the cure to depression is not pills. The cure to depression is not drugs. The cure to depression is not beer and gin and any liquor. But the cure to depression is God. Hello? Ang gamot po sa depression ay hindi po alak, hindi po ipinagbabawal na gamot. Ang gamot po sa depression ay Diyos. Amen. Ang Diyos mo. Kaya nga ako ay encouraged sa istoryang ito.
Because this message also, I shared this to the pastors last week. Ang sabi ko sa kanila, ay makinig kayo. Ang sabi ko sa kanila, makinig kayo sa akin, just give me a moment, I'll share to you something. At ito po ay ibang setting ngayon because now I'm speaking to the church, but sinasabi ko po ito so that you can understand pastors as well in general. Sabi ko sa kanila, ang kaibahan po ng pastor, ang pastor kasi, kumpara sa miyembro, ang miyembro kasi, tingnan niyo po yung kaibahan ng ating sitwasyon. Pag kayo may problema, pwede kayo mag-text sa amin, pastor, may problema ako sa asawa ko, eto, pakipray naman. Pero ang pastor, pag may problema sa asawa, hindi ko kayo pwede i-text. Sino ang gusto pang magpastor? Hello? Tama po ba? Pag kayo may problema, pastor, mababatak po ang bahay ko. Pakipray po ako. Kailangan ko na malaking pera. Uli ka, pray tayo. Pero ang pastor, hanggat maaari, mahirap pumunta sa bahay nyo. Mga kapatid, mababatak ang bahay ko. Hello? Amen. Tama po ba yun? Amen. Nakakuha nyo po ba yun? Kayo, pwede kayo mag-text. Sabihin nyo, pastor, pakipray naman talaga yung anak ko. Sakit ko ng ulo. Kami, hindi ko pwede i-text sa inyo. Problema ko po mga anak ko. Hello? We will all take the pressure. Kaya nga po, napakahalaga na ang isang lingkod ng Diyos. You know how to encourage yourself in the Lord. Nakukuha po ba natin ito? Dahil pag hindi mo alam kung paano encourage ang iyong sarili sa Diyos, depression is a silent killer that can take you down if you are not strong. Pwede ka nitong pabagsakin. Because that is what separates the leaders from the followers. Ang followers, hindi po kayo nalulungkot pagka kulang ang mga pambayad sa mga bayarin. But leaders take all the pressure. Pag pinaabot sa kanila na may ganitong mga responsibility, may mga ganitong obligation, pero wala yung resources na kailangan, napakadali pong pumasok nito sa iyong kalooban. Pero dun papasok na mahalaga na alam mo kung kanino ka tatakbo when these things are knocking at your door. Kaya nga pinakita rito sa istorya ni David ang solusyon. When negativity starts knocking at your heart, you have to know where to run. Dahil pag dumating yung sandali na wala ka ng available help sa lahat ng iyong paligid, always remember that there is a God. Sabi ko, I like to say it this way. When you look to the front, you look to the back, and you look to left and right, and there is no help that you can find, it's time to look up because there is a God who can reach down to you. Ginawa mo na, tumingin ka sa kaliwa, tumingin ka sa kanan, tumingin ka sa harap, tumingin ka sa likod, walang makatulong sa'yo. Lahat nagsasara. Tumingin ka sa Diyos dahil ang Diyos hindi ka kayang sarhan, kaya kanyang abutin sa iyong kalagayan at anumang sitwasyon. Kaya pagka lahat sinubukan mo pero parang wala nangyayari, huwag kang ma-demoralize. God is just teaching you something. Do not look unto men, but look unto me. Hello? Kaya si David, pinakita po sa istoryang ito, he encouraged himself unto the Lord. Pero napakaganda ng salitang encourage himself. I like it very much. Ang sabi, David encouraged himself in the Lord, his God. Pero paano po ba natin maunawaan? I ask the Lord, Lord, paano maunawaan ito? Paano maunawaan? How can I encourage myself? Amen? Paano? Madali yung salita. Ang gandang pakinggan. Pero I believe the bigger question is how? Nakukuha po ba natin? Paano? Paano yung encouragement? Paano po natin maunawaan? And I've been searching so many years ago. I've been searching to God. Paano po ito? Pero natuklasan ko po ito and until now, I believe this is still the reason and this is still the way
Dahil si David po yung nakaranas sa 1 Samuel, tingnan po natin ang kanyang nagipong karanasan sa Psalms 34 na may kaugnayan sa kanyang buhay nung kinakaharap ni David ang mga negative things sa kanyang buhay. Kaya nga sabi ko po, lagi ko pong pinalalakas ang aking sarili, minomotivate ko ang aking sarili. There is no victory without trials. There is no triumph without testings. There is no champion without challenges. Maganda pong tingnan ang mga tagumpay ng mga tao ngayon, but do you know what hell they have been through to reach that place? Ay, mga labanan po eh. Pero iba na po, paglalo na lamang tayo pag Kristiyano na, sabi ko nga sa misis ko. Ang sabi ko sa kanya, pabayaan mo lang ang Diyos. Because in our life, He is doing His story. Not history, but His story. Sa iyong buhay, gumagawa ang Diyos ng kanyang istorya. Kaya nga si David, dumanas siya ng matitinding pagsubok. And one of those is what happened sa 1 Samuel. When he had been attacked by the Amalekites na hindi po niya na-notice. Ang napansin ko rin po sa istoryang ito ni David, ang pinamabigat na problema sa buhay ng tao ay yung hindi mo na-notice. Ama? At yun sa mga panahon na hindi mo nabantayan, na doon manggagaling yung problema, yun po yung mga panahon na wala ka naman talaga rin magawa kasi hindi mo nakita na later on magiging problema yun. Dahil ang katotohanan, let's make it real. Kung alam mo doon gagaling ang problema, di sana nabantayan mo, ano? Pero ba't hindi mo na-appreciate? Bakit hindi mo po na-anticipate? Because you're not God. Hello? Kaya it proves na tayo po'y tao, walang magaling sa problema. Dahil kung may nakapag-predict ng problema, di walang word na problem. Tama po ba? Wala pong nakapag-predict niyan, wala nakapagsabi na bantayan mo yan dahil dyan dadaan yung problema. Kadalasan, kaya po tayo na po problema because we didn't see it coming. Tama po ba? Dahil kung alam mo doon manggagaling ang iyong pagkakasakit, hindi sana hindi mo na yung ginawa. Does it make sense? Kung alam mo doon manggagaling yung iyong pagkalugi, hindi sana hindi mo tinanggap yung taong yun. But you, it just proves you don't have control. Bakit pinatutunayan ito na wala kang control? Anong rason? Because God wants you to know you can control everything, but He can control all things. Hello? Wala kang control. Pero kontrolado ng Diyos ang nangyayari sa iyong buhay. Even the bad days and bad times, He controls it. Lalo na ngayon na anak ka ng Diyos, wala siyang pinangyayari sa iyong buhay na hindi niya pinahintulutan. Sabi ng iba, talaga ang Diablo tumira. Nais ko rin ipabot sa iyo, kapatid. Lahat ng ginagawa sa iyo ng Diablo may authority. Dahil kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi gagawa ang Diablo sa iyong buhay na hindi pinayagan ng Diyos. Kaya kung piniperwisyo ka ngayon ni Satan, pinayagan niya ng Diyos. Kasi lagi siya sabi natin, talaga itong Diablo to. Para ba ang dating nakalusot siya sa Diyos? No, He allow it. Saan galing yung pasto? Paano mo naman nasabi yon? I just learned it from Job. Natutunan ko yun sa buhay ni Job. Dahil natutunan ko na hindi ka kayang galawin ni Satanas pag hindi pumayag ang Diyos. Dahil pag-aari ka ng Diyos. Hello? Kaya kung may nangyayari sa iyo na may pakanay si Satan, pinahintulutan niya ng Diyos. Bakit pinahintulutan ng Diyos? Because He's making a story out of you. He's making His name out of you. Gumagawa siya ng pangalan sa pamamagitan mo. Kaya nga, ang kailangan lamang ay pagpagamit ka saan? Sa Diyos. Eh, si David, dumanas nito. Hindi niya alam. Hindi na see it coming. Kasi kung napansin ni David, ano, na babanat ang Amalekite, sana hindi niya isinama lahat ng tauhan. Tama po ba? Eh, iniwan ni David ang mga asawa nila eh.
Dinala niya ang kanyang mga tauhan, walang magbabantay. And I am also convinced na kaya naman sila umalis. Dahil knowing David, he's prayerful, sinabi nandiyo sa kanya, lababang kayo, dali mo ang mga tao mo. O sumunod, si David, dala niya lahat ng tao. Pagbalik niya, wala na yung mga asawa niya. Tama po ba? Ngayon, kay dali pong sisihin ng Diyos. Pero sa problema, huwag mo sisihin ng Diyos. At huwag mo rin sisihin ang iyong sarili. Magpakumbaba kang sabi mo, Panginoon, may mali man ako, pero alam kong ikaw po'y maawain ako. Kaya nga, dinala ko ng Panginoon sa buhay ni David, paano siya nag-encourage. Now go to Psalms 134. Oh, sorry, Psalms 34. Gusto niyo po ba marinig pa itong area na ito? O alam ko na yan, Pastor, encourage, okay na. Ibenediction mo na kami. Hello? Amen? Gusto niyo ba malaman paano si David nag-encourage himself in times of trouble? Now, ang tanong ko, kayo ba may mga problema? Baka naman wala kayong problema. Baka ang life niyo ay parang fairy tale eh. Para kayo nasa perfect, para kayo nasa Disneyland. Ang sabi nga ng Disneyland, the happiest place on earth. Ay, sabi nga na miss ko, alam mo, gusto ko sa Disneyland talagang pumunta. Ako naman po, I would not be hypocrite. Totoo, ang sarap po sa Disneyland. Ang saya. Para pong wala ka sa mundo. Kaya lang pag uwi, malungkot na. Ba, ang dami mo ng gastos. Hello? Nakuha po ba natin? Totoo na habang narurong kahit sa happiest place on earth. Pero I do believe that the happiest place on earth is the presence of God. Nakukuha po ba natin? So tingnan natin sa Psalms 34. I will ask the Holy Spirit to reveal to you just like how He revealed it to me. Paano po ba yung encouragement? Paano ini-encourage ang iyong sarili? Now, for lack of time, para po ako'y makatipid ng oras, hindi ko po babasahin na verse by verse, but I'll just give you the whole thing. Psalms 34 from verse 1 to 22. Psalms 34 verse 1 to 22 is the book of Psalms that show us how David encouraged himself in times of trouble. Sapagkat nung sinusulat ito ni David, nasa matindi siyang problema. Hello? Nung sinulat ni David ang awit 34, hindi po siya nasa panahon na siya'y tagumpay na. Sinusulat niya ito nung siya'y dumaraan sa mga apoy ng problema. Kaya pag binasa mo at binulay mo, yung Psalms 34 from verse 1 to 22, doon ipakikita sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng karanasan ni David kung paano ni David hinarap ang problema at siya'y nagpakalakas sa Diyos at hindi siya nadaig at nilunok ng problema. Una, if you are now trying to take notes, how do David encourage himself unto the Lord is this thing he did first. Ang sabi po sa verse 1, ang sabi na Psalms 34:1, ang sabi niya, I will praise the Lord at all times and I will constantly, tingnan niyo po yung mga words na ginamit, all times and constant. That's powerful. Because there is tendency we praise God only in good times. Nagpupuri lang tayo sa Diyos pag maganda nangyayari. Pero sabi ni David, at all times, I choose to praise God. And not only all times, ang sabi niya, I speak His praises constantly. Anong po yung word na constantly, consistent siya? Kasi, tingnan niyo po, pag-aralan niyo ang inyong sarili, just evaluate yourself. Di ba, pagka may blessing kayo kahapon, ang sarap magsabi, ang buti mo, Diyos, talaga Diyos, nakita kang provider, talaga. Pero pag wala nangyari sa iyo kahapon, sabi ng praise and worship, labas na alitin, purihin mo ang Panginoon. At pag sinabi, makakaupo na po tayo. You're not open in your mouth. You're not constant. Because there is this thinking in your life that I just praise Him because there's something good happened to me. Kaya nga po sa buhay ng isang tao, dapat ma-develop sa iyo, hindi mabasa ng iyong kapwa na may problema ka because when you praise God, you're the same. You're loud when you are in need. You are louder when you are loud when you have blessing, but you are louder when you are in need. Kaya hindi nila ma-distinguish. Kaya lang, parang hindi nawawala ng pera si pastor. Kasi kung siya'y magpuri ng wala, ganun pa rin.
nung pag meron, ganun pa rin. Meron kasing tao, iba magpuri pag meron, pero pag wala, iba rin. Mababasa mong walang pera itong taong ito. Wala! Pero pagkatabi mo, marami tong blessing. Ang ingay sa church ngayon. Pero pag walang blessing, walang gana nakausap. Sabi mo sa iyong katabi, hindi ka kasi consistent eh. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw baka usap ngayong umagang ito. Pag maraming blessing, gustong-gusto makipag-fellowship, ayaw pa umuwi kasi gusto ikwento yung mga nangyayari. Pero pag wala, parang ayaw magpakita sa church. That's wrong. Kaya, how do you encourage yourself in the Lord? You praise Him at all times and constantly, and sabi ron, His praise will be in your mouth. Yun po yung una. Praise Him at all times. Now, second is found in verse 2. Ano sabi ng verse 2? I will boast in the Lord. Amen? So ano po yung ibig sabihin ng word na boast? Ibig sabihin ng boast, yung pong boast sa negative sense, nagyayabang. Pinagmamalaki sa salita pa nating isa sa Tagalog. Ibig po sabihin, ang dapat mong ipinagyayabang, ipinagmamalaki ay Diyos. Do not magnify your problem, but instead magnify God in the midst of your problems. Tandaan mo po, hindi ka kikita pag lagi mo sinasabing kapos ka. Walang magbabayad sa'yo. You cannot be paid. Ang tanging may bayad lang na acting ay pag-aartista. Kaya imbis na palakihin mo ang iyong problema, ang palakihin mo'y ang iyong Diyos. Palakihin mo'y iyong Diyos. Amen? Eh wala ka nang pera. Lagi po sinasabi, wala na tayong pera, wala na tayong pagkukunan. Ang lagi mo sabihin, merong Diyos na nagtutustos. Merong Diyos na napakalaki, na mas malaki pa siya sa dagat, mas malaki pa siya sa kahit pinakamalaking barko. Napansin nyo ba na kahit ang mga malalaking barko ay magsama-sama sa dagat, hindi nila kayang punuin ang dagat upang makita natin na ang Diyos ay mas malaki pa kaysa sa pinakamalaking problema na meron tayo ngayon kinakain. Boast in the Lord. Amen? Dahil tandaan po natin, when you talk more of your problem, you are just magnifying the works of Satan. But when you talk about God, you are magnifying God in your circumstances. Hindi mo na kailangan na, yung iba kasi parang, wala, sakit na mga katawan ko. Kung alam mo lang ang mga pinagdaraan. Pero bihira mo silang marinig na, alam mo, ang Diyos, napakabuti. Alam mo, ang Diyos, talagang napakagaling ng Diyos. Mas minamagnify nila ang kawalan nila. Kaya ako po ay ingat na ingat. Marami kaming obligasyon, marami kaming bayarin, marami. Pero I never talk to my brothers, I never talk to my father na, alam mo, ang hirap ng buhay. Dad, kung alam mo lamang, marami kaming challenge. No, I train, I watch my words. Watch my words. Dahil ayoko pong i-magnify in front of others the works of the devil. So poverty is the work of the devil, and I pledge and I vow he will never get an audience with me. Hindi ko siya pararangalan. Because God will never be praised in poverty. He can only be praised in prosperity. Lalo na, kausap mo mga unbeliever, doon ko magsasabing, alam mo, wala na talaga kaming pera, talaga naman. Tapos pagkatapos na sabihin mo, alam mo, kailangan mo ang Diyos. Really? Kanina lang, wala ka ng pera ngayon, kadali mo ako sa Diyos mo, baka maging magkatulad na tayo. They will never be attracted to your God. Kaya pinaintulutan ka ng Diyos sa iyong kakapusan because He's training. Sabi mo sa iyong katabi, tinetrain ka ni Lord. Amen? Kaya do not magnify Satan in the midst of your negative circumstances. Habang tinitingnan ko po itong verse 2, naalala ko po na merong isang istorya kasi one way in boasting in the Lord, magnifying the Lord, paano minamagnify ang Lord in the midst of your circumstances? When you are in a negative situation, you still praise Him. Amen? Nasa negatibo ka, wala kang pambayad, you still Jehovah Jireh. You are still my provider. You are sick, you still say, God, you are my healer.
though healing doesn't come, you still provide, you still boast in the Lord. Kaya binigyan ako ng ilang inspiration pa ng banal na Espiritu. Ipinaalala sa akin ng banal na Espiritu ang karanasan ng isang, ng dalawang lalaki actually. I don't know if you're familiar, but because I don't have the luxury of time, I'll just give you the story. If you're familiar in the book of Acts, mayroon pong dalawang lalaki sa book of Acts, ang pangalan ay Paul and Silas. I know you know Paul, but Silas is not familiar to somebody here or many people here, but Silas is also part of the team. They were jailed. Sila po ay nakulong, and the story is in Acts 16, if it was once that I put, nakulong po sila, and they were jailed because they preached the gospel. Hindi po sila nakulong dahil nag-snatch sila ng wallet. Hindi po sila nakulong dahil meron silang na-rape. They were jailed for doing God's work. Amen? The craziest thing na punishment na yung tatanggapin sa mundo, kung iisipin mo, ay pinaparusahan ka dahil you're doing God's will. Tama po ba? Parang ang hirap po nung intindihin, I'm doing right, I'm doing what is right, and this is what happening in the natural. Tama po ba yun? Naglilingkod ako sa Diyos, para kung titingnan mo nga eh, kaya sabi ko, marami source ng depression. Tingnan mo. Ikaw ang alam-alam mo sa Diyos. Ikaw, gusto mo maglingkod sa Diyos, pero ikaw pa, ikaw ang laging wala. Samantalang yung mga walang kwentang tao na walang panahon sa Diyos, parang sila ang pinagpapala. Napansin niyo mo ba yun? Amen? Kaya pagka napabaling ka doon sa ganung bagay, pwede ka ma-depress kaya noon. Ikaw lagi may dalang Biblia. Ikaw ang laging parang mukhang maalap, tapos yung mga kapatid mo na walang Diyos eh. Kay ganda-ganda ata ng buhay nila. Hello? Nakukuha mo ba natin? Pwede ka ma-depress. And Paul was Silas was jailed because of doing God's will. Pwede na po silang kinain ng kulungan nung binabasa ko yung Acts 16. Pero paano sila hindi kinain ng kulungan? Ang sabi ng aking Biblia, they praise and worship God in the midst of the jail. Hindi niyo ako narinig. They praise and worship God habang sila'y nasa kulungan. Habang kapos ka, mag-praise and worship ka. Habang may sakit ka, mag-praise and worship ka. Habang nasa gitna ka, babatakin na yung bahay mo, lalo ka mag-praise and worship. Habang tumitindi ang problema mo sa bahay, lalo ka mag-praise and worship. Because in the middle of your night, God will always give you a song. Hello? Amen? Kaya nga, alam mo, sabi ko nga, kabalintunaan ito, pero ang totoo, pag may problema ka, marami ka naririnig sa Diyos. Kaya nga sabi ko, madalas sa problema, samantalahin natin ito. Because many times in your problem, God speaks. Kaya pag nasa problema ka, dapat ikaw ay nagpapasalamat, Panginoon, may problema ako. God, thank you. Maririnig na naman kita. Hello? Sabi ko nga, pag may problema ka at wala ka naririnig, walang naririnig ka sa Diyos, dun ka matakot. Pero kahit may problema ka at nakakarinig ka sa Diyos, panatag ka. Dahil isang palatandaan yon that He is still in control. Pero yung nasa problema ka at wala kang marinig sa Diyos, nakakakabay yung sitwasyon na yon. Nag-iisa ka. Kaya pag may problema ka, makinig ka sa Diyos. Hello? Makinig ka! Kaya nga nung nasa kulungan si Paul at si Silas, hindi nila hinayaan ang kulungan ay makapasok sa kanila. Paano hindi nila hinayaan? Sinamba nila ang Diyos. Pinarangalan nila ang Diyos. They praise God in the middle of their storm. Amen? Pinuri nila ang Panginoon habang sila po ay nasaan? Nasa gitna ng kulungan. Dahil tandaan po natin, isa sa gusto ng kaaway sa panahon na ikaw po ay dumaranas ng problema is to steal your joy. Alisin. Di po ba pag may problema ka para nawawalan ka ng gana? That's the work of the devil. Amen? Kasi kung minsan eh, masarap lumabas pag maraming pera eh, na? Ako, sarap kausap ng tao pag maraming pera. Subukan mo alisan ng pera yun, ayaw ka na rin niya makita. Hello? Amen? Amen? Nakukuha po ba natin? Kaya you know it's an attack of the devil because it's stealing joy out of you. Remember this, the absence of joy is not God's will.
Pag nawawala po ang kaligayahan, you know it's not God's will. And if you know, ayun, anong gagawin? Pag alam mong hindi God's will, rebuke the devil and he will flee from you. Amen? Kaya pag pumapasok yung kalungkutan, yung nervous, yung takot, rebuke mo kagad in Jesus. Find you, Satan. You're stealing my joy. Hello? So, yun po yung pangalawa. And number three, ano po yung pangatlo? Ang sabi ron, boast in the Lord, pinarangalan ng Panginoon. Actually, something similar yung number two. Dahil ang sabi sa verse 3 ni David, come, let us tell of the greatness. Let us exalt His name together. So, ibig sabihin, sa panahon ng pagsubok, lalo mo siyang parangalan. Kaya yung number 3 na natuklasan ko sa buhay ni David, ang sabi, he tell the Lord's greatness, or in other words and in layman turn, learn to praise Him and worship Him. Lagi mo sabihin ang kanyang kadakilaan. Paano mo ba sinasabi yung tell the greatness of God? Di yung greatness ng Diyos, sabihin mo na siya ay makapangyarihan. Siya ay Diyos na nagpapala. Walang imposible sa Diyos. Nasa imposible kang kalagayan. Hindi, hindi ko pinalalaki ang aking kalagayan. Pinagmamalaki ko ay ang Diyos na walang imposible. Hello? Kaya yun po yung number 3. Tell the Lord's greatness. It's found in verse 3. And in verse 4, ano po ang sabi ni David? Actually, nung binubulay ko ito, 4, 6, 7, and 8 ay isa lang po ang ibig sabihin. Dahil ang sabi ng Psalms 34, I prayed to the Lord. Amen? So, number 1, ano po yung number 1? How you encourage himself, yourself into the Lord? Ano po yung number 1? Praise Him at all times. Number 2, tell the Lord's greatness. And number 3, pray to the Lord. Amen? Kaya nga pag may problema ka, tinatawag ka ng Diyos na manalangin. Tingnan nyo po, basahin nyo. Kaya nga sabi ko, medyo binibilisan ko lang kasi kulang ang oras. Pero ano sabi rito ni David sa Psalms 34? Sabi ko sa inyo, itong Psalms 34 ay sulat ni David nung siya'y nasa problema. Ano sabi ni David? I prayed to the Lord and He answered me and He freed me from all my fears. Amen? Natatakot ka na ba sa iyong kalagayan? Natatakot ka ba dahil sinabi ng doktor mamamatay ka? Natatakot ka na ba dahil baka wala nang kinabukasan ng iyong mga anak dahil wala ka ng pera, wala kang ipon, ikaw ay baon sa utang? Ang sabi ni David, pray! Pray so that your fear will be removed. So the cure for fear is prayer. Kaya kung natatakot ka sa iyong sitwasyon, kapatid, isa lang masasabi ko sa iyo kasi kulang ka sa prayer. Mas marami kang panahon sa Facebook kaysa panalangin. Amen? Mas marami kang panahon sa chismis kaysa sa panalangin. No, pray. Sabi mo sa iyong katabi, prayer. Natatakot ka. Hindi nervous ka sa iyong sitwasyon. Prayer is the answer. Kaya ano sabi ni David sa Psalms 34, I prayed unto the Lord. He answered me and He removed. Ang sabi po ng Biblia, gustong-gusto ko yung sinabi doon ni David. Sabi, He freed me. Ha? Hindi sinabing from some. My God, did you see the word? From all my fears. Hindi sinabing pag nanalain ka, alisin na lahat ang problema. Ang una mo nang inaalis ni Lord when you pray, yung takot. Kasi pag may takot ka, you cannot operate in faith. And if there is no faith, there will never be a chance for God to touch you because God only responds in faith. Kaya kailang alisin ng Diyos yung fear so that your fear will be turned into faith. And once you are in faith, God can move and He can now free you. Fear will block faith and will hinder your freedom. Hello? Kaya pag ikaw po ay nanalangin, naalisin ng Diyos alin ang takot para mapalitan ang takot ng faith. Because there is no freedom without faith. And then number 4, sa verse 9 and 10 ng Psalms 34, ano po ang sinabi ni David sa verse 9? Ang sabi ni David sa verse 9, fear the Lord, you His godly people. Ikaw po ba'y godly? Tatlo lang ang godly rito. I'm in a wrong place today. Amen? Kayo ba ay godly? Amen? Kayo ba ay maka-Diyos? Kayo ba ay yung sinasabi ngayon, mga yan, praise the Lord. Ako tuwan-tuwa pag sinabi yung mga yan, praise the Lord dyan. Aba, maganda na. Maganda na yung sinasabi tayo, mga praise the Lord, mga born again. Amen?
Yung iba kasi gustong-gusto bida sila sa kalokohan. Mas maganda pong bida ka pagtungkol sa Diyos. Amen. Kaya sabi po dito ni David, I fear the Lord. And dalawa po yung ginawa ni David dyan sa verse 9 and 10. And trust God. Doon ko natuklasan that fearing the Lord is also equivalent to trusting God. Ang may takot sa Diyos ay nagtitiwala saan? Sa Diyos. Nagtitiwala ka sa Diyos that He is the same yesterday, today, and forever. Amen? Kaya nunago si David sa Siklag, yan yung mga ginawa ni David, he encouraged himself. Fearing God is equivalent to what? To trusting God. And number five, we are down to two more here. Ano ba pinag-uusapan natin, by the way? We are talking about how we encourage ourselves in the Lord. And number five, sa verse 13 ng Psalms 34, ano po ang ginawa ni David sa verse 13? Ang sabi sa verse 13, keep your tongue. Ano na po? Keep your tongue from speaking evils. So pag ikaw ay nasa panahon ng problema, ingatan mo ang lumalabas sa iyong labi. Remember Proverbs 18:21, ang sabi ng sulat ng kawikaan, death in life are in the power of your tongue. Kaya yung inawit kanina ni Brother Edwin, yung huling awitin, it really ministers to me. Dala sabi, speak life. Speak life. Amen? Sa panahon kasi na negatibo nangyayari, kay daling mag-give in. But remember this, your words will play a vital role in your success. Problema mo ang iyong anak, gusto mo, tanungin mo yung mga magulang, gusto mo bang maging matagumpay ang iyong mga anak? Ay wala, siyempre pastor, wala namang magulang na ayaw magtagumpay ang kanilang anak. Tapos maririnig mo kamukat mo, gusto magtagumpay na pagka nagkamali ng konti yung kanya, walang kwenta talaga itong batang to. Walang kwenta talaga itong batang ito talaga, walang patutunguhan na ito. Remember, you are making life out of your words. Hello? Amen? Kaya nga po sa panahon ng problema, watch your tongue. Tingnan mo ang iyong bibig. Amen? Ingatan mo ang mga lumalabas saan? Sa iyong labi. Kaya nga sabi ng Proverbs, life and death is in the power of your tongue. Ang sabi ng 18:21, and the next words na sinabi doon, pakinggan niyo po, this, because this is God's word, they that love it shall eat the fruit thereof. Kaya, ibig sabihin yung eat the fruit thereof, mararanasan mo yung sinabi mo. Hello? Kaya kung ano yung lumalabas sa iyong bibig, mararanasan. Pag sinabi mong wala, talagang matumal, mahirap ang buhay, you will eat the fruit of your mouth. Hello? Kaya ano po ang dapat mong maging discipline pag dumaraan tayo sa problema? Watch your tongue. Amen? Nakukuha po ba natin? Ingatan natin ang lumalabas saan? Sa ating mga labi. And lastly, the last thing that God showed me how to encourage yourself in the Lord. Ang sabi po ng verse 14 hanggang 16 naman ito ng Psalms 34. Ano ang sabi po sa verse 14? Habang dumaraan ka sa pagsubok, ang sabi ni how you encourage yourself, keep away from evil. Ang sabi ng verse 34, ang sabi po rito sa verse 34, ano po ang sabi doon sa verse 14? Ano ang sabi ng verse 14? Turn away from evil and do good. Kasi sa panahon ng problema, kay daling mabackslide. Does it make sense? Di ba pagkapos ka, ang daling makompromise? Ang dali po magcompromise pag ikaw po ay may problema? Amen? Siguro naman. Minsan nga, akala natin, yung mga hindi aligned sa word of God, God's will eh. Kasi kapos ka eh. Pastor, may open doors. Ano yun? Iniimbitahan po ako isang gabi lang naman. Sasayaw sa club. God's will ba yan? Hello? Pero pastor, isang sayaw lang. Tanggal lahat ng utang ko eh. Baka ito na yung padala ni Lord. Stay away from evil. Dahil sa panahon ng ikaw ay may problema, diyan po mabigat ang tuksuan. Uulitin ko ha, sana narinig nyo. Sa panahon na may problema ka, diyan mabilis maganda ang tukso ang pangyayari. Kay daling pagnakawan ng Diyos, pagkapos ka. Hindi narinig.
Hello? Pagkapos ka, ang daling nakawin na ikapo, ha? Sasabihin mo, God's will to, wala akong maisaing, ikapo pa ba ako? Pero sa iyong katabi, bakit tayo pumunta doon, pastor? Hello? But that's true. Stay away from evil. Sa panahon ng kapos ka, sa panahon na may problema ka, stay away from evil. Amen? Alam mo nang hindi nalulugod ang Diyos pag pumunta ka doon sa pari, doon sa malayo, pero dahil may sakit ka, sabi, nagpapagaling na may cancer, sasama lang naman eh. Hindi ka magkaanak, sasayo ka ng konti sa ubando. That's it. That's evil. Stay away from evil. Kahit sobrang tindi po na iyong problema, kaano man ito katindi, huwag mo sana makalimutan, stay away from evil. Do not compromise, lalo na sa panahon na ikaw ay nasa matinding sitwasyon at kalagay. Kaya nga po, hindi nadaig si David kasi ginawa niya itong mga bagay na ito. Very general lang yung sinabi ni Samuel, but David encouraged himself in the Lord. Pero dinetalye na David sa Psalms 34 kung ano yung kanyang ginawa. Hello? Si Samuel kasi yung sumulat nung storya doon sa Siklag. Pero hindi natin alam, meron palang ginawa si David, kaya hindi siya bumigay. At yun ay tinala ni David ng sinulat niya. Hindi na ni Samuel, siya ang nagsulat. This is what I did when I was confronted with problems. Hello? Now, is there any people today that are confronted with problems? Can you stand? Meron ba rito na binabayo ng mga ganun din problema? Meron ba? O wala ako sa tamang mga tao? Kasi lahat kayo ay, you're doing fine, Pastor, I'm doing fine. Nothing wrong with you. Well, praise God, we celebrate that there's nothing wrong with you. But if you are experiencing problems, so that you're being confronted, will you please stand? Ano sabi po doon? Praise Him at all. May problema ka, can you start praising God today? Kasi nga po, come on, just close your eyes. Start praising God. Start praising. Sige po, right where you are, start praising God. Start it today. Praise Him. Purihin mo ang Diyos. Purihin mo ang Panginoon. Hallelujah. Sa umpisa, parang, hindi ko alam, just begin to worship. Just open your mouth and remember this. When you start it in the flesh, but your hearts are pure, you will end up in the Spirit. You will end up in the Spirit. Believe me. Lahat po'y nagsimula na sa laman. Pero pag tama ang puso at intentions, ang ending po niya na spiritual. Kaya kung meron ka ngayong pinagdaraanan, start praising God. Start praising God. Start praising God. Come on, I'll give you a minute. Praise Him. Sabi ng Biblia, praise Him at all times. Praise Him at all times. Hallelujah. Sabay nyo na rin habang pinapahayag nyo. Let the demonic world hear you. Tell the demonic world about the Lord's greatness. Hallelujah. Binabayo ka ni Satanas ang kakapusan, lalo mo sabihin, my God is a good God. Binabayo ka ni Satan ng sakit at karamdaman, my God is a healer. He provided a good health for me. Amen. Baliktarin mo yung ibinabato sa iyo ni Satan. Magulong yung pamilya. I am blessed with a good and happy family. Hallelujah. Baliktarin mo. Let the devil know. Let him hear you. Let him hear you today. My God. Hallelujah. Hayaan mong marinig ka ng Diablo. Hallelujah, Lord. Tell him about the Lord's greatness. Praise him, worship him. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to God, Lord. Oh, Jesus, Lord. Jesus.
We'll press on enduring the darkest of storms. And though even hell should endeavor to shake, He'll never, no, never.